kanila. Yan na. Magang anilya na. Kalines. So ngayong itong video na to ay gagawa tayo ng binder, power binder. Talagang pang-heavy duty na binder. Ito yung materials natin. So ito yung gagawin kong handle. Itong 16 mm, ayan. So, nakita na ibang ano. Kasi ito yung gawin natin ng pinaka ano niya. Yung sa stopper. Saka dito. Ayan. Saka dito, may bearing tayong malaki. Kasi ito yung gagawin natin base. Dalawang angle bar na yan. Ito yung gagawin natin base. Hatiin natin yung isa. Tapos ito yung base natin. Ayan. Kasi ito, brace. Ito yung brace. So, mamaya, maghanap tayo ng kung malaki yung bibinding natin. Maghanap tayo ng pagsaklob dito. Para hindi masyadong matigas. Ayan, no? Ayan mga karayan, sa tingnan natin to. Lalagyan din natin ng brace dito para hindi siya gumanon pag binindingan natin to para matibay. Lagay natin yung bearing. Bigitan natin yung bilog. Tapos, wiwildingan natin ito para dito. Para ito ay, para itong ating bearing ay angat. No? Ano? Tapos, natin. Ayan pa. Ayan, hindi siya. Ayan natin dito.
taas niyan. Ayan to. Ito ay 7 cm. Ito ay 7 cm. Kinabit na natin itong 16 mm. So 16 mm ito, no, inilagay natin dito, tapos lalagay rin natin dito is 16 mm. Unahin muna natin yung ating base. So dito yung ating base lalagay, ay ganyan natin. So babawasan natin dito. Yan. Yan ating babawasan, guys, kasi dito yung ating tupi. Tupi ng ating bakal. Pwede natin di-adjust. Mga atin na natin yung ating tupi. Yan. Na hanggang 10 mm. So ito 10 mm to. Pwede natin gagamit tayo ng 9 mm. Sakto yung ating guhit. Bawasan na natin. Kita nyo, inispatan natin dito. Para ito yung pagpatungan natin. No? Yan. Patungan natin yun para hindi sumayad. Para hindi sasagi. Dito rin natin may bindingan. Yan. Ano muna natin yan? I-align. Yan, tapos. Kukunin natin yung sukat. 30. Ay, lagyan natin ito ng tutor. Ganyan ito. So, kukuha man tayo ng 3 cm. Ayan, guys. Lalagyan na natin dito. So, make sure na pantay po dito. Ayan, iharap po kayo. Pantay yung ating yan. So, parehas, no? So, ito na may DIY lang, guys. So, may mga clients. Guys, yung sura natin, sura ng ating power vendor, no? Ayan. So, i-building muna natin ito. Yung base na ito. Thank you.
mga buo. So, tutok lang kayo. Huwag kayong mag-skip sa aking video para panood nyo ito ng tapos. No? So, yan mga ka-lines yung handle dito natin ilagay. No? So, DIY lang ito ha. Yan. So, ispatan natin. Tingnan natin. Tugan natin ang hold doon. Ayan mga ka-lines, oh, lambot. So, grabe lambot, no? So, alam ko, mas maganda to kung may bearing dito na maliit. So, kulitin lang natin siya. Bagay na. May bagong DIY, no? Talagyan natin siya ng brace dito. Dito banda. Yan. Lagyan natin ang brace. So, dito yung brace natin. Titestingan natin kung ito ay ubura ba. So ayan guys, titesting na natin. So ito muna yung ano natin, titesting. So 9mm to. Titesting natin sa maliit, no? So dito, may gagawin pa tayo itong adjustan. Ayan na. Yes. Power bender to. Aliliyok maliit. Tas mo ba? Tinimim yun, oh. Bukan din siya, tinimim. So, masyadong malambot yung ano. So, anilyo style to, anilyo. Diyan ito siya pang anilyo. Tabaan natin konti. Anilyo ano. Yan, oh. Ito yung anilyo, no? Ito, divide lang natin to. Kahit wala siyang bearing o hindi pa rin siya, maiksi lang to guys, no? Maiksi lang yung ano natin, no? Maiksi lang yung ating sample, maya makakita tayo ng ano doon, mabahaba para makomplete yung ating example, no? So, kapos nga. Yan. Kapos siya. So, dapat meron pa siya dito eh. Para maging yu itong ating anilyo. So,
Ayan, diba? Ayos. Ang ano pag ring, pwede rin dyan gawin? Oo. Pilugin? Na magbilog tayo. Ano ba? Nakabot sila dito. Ayan guys, oh. Bilog. Kala guys, kung halimbawa mag DIY kayo nito, make sure na may pwede nyo lagyan dito ng pwede pakuan. Kasi hindi naman lahat ng lugar may bakal. Dito lalagyan nyo ng paa na may butas para dun pakuan pag dun sa kahoy nyo ikabit. No?